Alright, sariwang hangin, magandang tanawin, simpleng buhay, malayo sa pollution, malayo sa maingay na syudad. At nandito kami ngayon sa Santa Cruz, Laguna, dahil susunduin po namin yung pinsan ko dito sa Santa Cruz para doon kami sa Cavinti magsalo-salo bukas ng bisperas ng Pasko. Napakaganda po yung tanawin dito, mga ka-chuper. At meron silang ditong ginagamit na bangka na ginagamit na pang isda. At meron din sila ditong itikan na pinagkukunan ng pangkabuhayan. Napakadaming itik po, mga ka-chuper. Ayan. Ang pag-iitlog po ng itik, mga ka-chuper. Madaling araw daw po sila nag-iitlog. Kaya bukas yan, kalat po yung itlog dyan. Ito yung paligid dito, napaka lilim at maraming puno. Nintay lang po namin yung pinsan ko dahil may trabaho, may ginagawa pa sila dito sa kanyang boss. At kung nakikita nyo ito, mga katipera, ang dami pong shell dito. Ito, ito po yung tulya. Sobrang dami po dito. Yan, tulya lahat yan. Grabe po yung pinag-anuhan ng tulya dito. Ito. Magandang araw po, mga ka-chuper. Ngayon po ay araw ng... Anong araw na ngayon, Phil? Ngayon po ay December 23, 2021. At malapit na po ang Pasko, mga ka-chuper. At nandito na naman po ako pang maghatid ng good vibes, mga gawaing pwede nating matutunan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At dahil malapit na po ang Pasko, ay maghahanda po tayo ng masarap na panghanda ngayong darating na Pasko. Mag-prepare po ako ng chicken inasal para bukas. Alright, at nandito po yung aking mga gagamiting mga sangkap para sa ating chicken inasal. Unahin natin ilagay yung Sprite. Sunod natin yung toyo. Paghalu-haluin lamang natin para sa pang-marinate dito sa manok. Isunod ang paminta na durog. Sunod natin yung magic sarap. Yung ating dalawang kutsarang asukal. Saka yung tinagtad na luya. At sibuyas. Bawang. Kaya mayroon po tayong dahon ng kalamansi dito, mga ka-chuper, dahil wala pong mahanap na tanglad. Ganyan-ganyan lang natin yan para lumabas yung amoy niya. Yung mabangong amoy ng dahon.
Tapos yung ating calamansi. Lagay na natin yan dyan. Kasama na yan. Malinis naman po itong calamansi mga kachubera. Kaya sinasama ko yung kanyang balat. Pinagpigaan dyan sa ating pangbabad. At pagkatapos ng ating pagpipiga sa calamansi, medyo dagdagan lang natin ng kaunti ang toyo. Pagkatapos, halo-haluin natin. Ayan! Sus! My goodness! Magpapalaban tayo bukas, Kiel. Magpagutom ka na ngayon, huwag ka nang kumain ngayon. Ang ganda nung ginawa kong ano na. Ginawa ko po ito mga kanyuber kahapon. Yung tawag na ito? Sandok. Silver! Hindi ka kasama dito ah. Huwag kang maingay dyan. Okay. At pagkatapos nating halu-haluin, ilagay na po natin yung mga manok para mababad na po. Parang kulang itong babaran natin din ha. Dapat ano to eh. Mapuno ng pang marinate itong box. Yo, kalalaki. Sana may tanglad, no? Para masarap lalo. At pagkatapos, mga Jober, ibababad po ng magdamag itong karne ng manok para sa bukas natin lulutuin ng chicken inasal. Okay. Ready na ang ating bulalong pasta. Masarap yan. Bulalong pasta. We wish you a Merry Christmas. Alright, magandang hapon po mga ka-joker. Ngayon po ay December 24, 2021. At bisperas na po ng Pasko. At ngayon po na po lulutuin ang aking chicken inasal. Pero bago po yan mga kachuper, ay gusto ko munang ipakita itong aking sangkalan. Dati pangarap ko lang ito mga kachuper. Ngayon, meron na ako nito. Meron na po akong gagamitin sa aking mga vlog. Made from Santa Cruz, Laguna mga kachuper. Okay, let's go!
naman eh, mabango ka na ah. Okay, malapit na sa katotohanan ang ating chicken inasal. Mga isang salang pa, mga ka-tuber. Meron pa ditong dalawang piraso na malalaki. At disclaimer lang po mga ka-tuber, ang recipe ito ay hindi ko po inaangkin. Alam nyo kasi mga ka-tuber, ang alam ko, noong unang panahon pa ay ginagawa na itong pamamaraan ng pagluluto sa recipe ito. Panahon pa ng ating mga ninuno at sa pagdaan ng mga panahon ay nilevel up po ang ating mga eksperto sa pagluluto ng recipe ito at lalo pang pinasarap sa ating panahon ngayon. Okay, alright. At luto na po yung unang batch ng ating chicken inasal. Tatanggalin ko lamang po dito sa stick para magamit ko pa po yung stick na pangtuhog dito sa natitirang manok. Yan. Lamig kaayo. Alright. Same procedure lang mga ka-tuber. Tutukugin ulit natin itong natitirang manok. Iyon. Labas sa kabila. Iyon, labas sa kabila. Okay, salang ulit. Napakausok, mga kajuper. Marami pa po kaming lulutuin. Panghanda. Ruy, hindi kasama yung kamay ko. Okay. Nagtagumpay. At papahiran ulit ng tika na may aswete para magkakulay ng ating chicken inasal. Wow, lakay. Ano ito? Pata yan. Pata tim daw. Dami ano. Meron pang dito ah. Inasal ano. Okay, baliktad na naman mga ka-tuber. Malapit-lapit na sa katotohanan ang ating nilulutong chicken inasal. At lalagyan natin ulit ng hiwa. Diyan natin para maluto dun sa loob. Alright, update sa ating nilulutong chicken inasal. Konting sandali na lang at
ayos na itong ating bikini ni Nasal. Alright, mga kachuber, at pagkalipas ng habang oras sa ating pag-iihaw dito sa chicken inasal ay natapos din. At next recipe naman po, maraming pang lutuin. Mainit! At ito na po yung aking chicken inasal. At tapos na po na ihaw. At pwede na pong tikman. Ayan o. O diba? Kaya din pala nila kay Chuber. Hindi na po kayo at kumain na po tayo. Siyempre. Aba. May dugo. Sausaw natin dyan. Mabusubok. My goodness. Yummy. At habang kumakain tayo mga kapatid, ay magkwentuhan muna tayo. Balik lang tayo dito sa aking ginawang sangkalan. Dati pangarap ko lang talaga magkaroon ng sangkalan na kahoy. Ngayon, nandito na. Nakapundar na po ako ng sangkalan na kahoy. Simpleng pangarap, pero makaguluhan. Alam niyo mga tuber, kung may mga bagay pa kayong hindi nagagawa sa inyong buhay, bagay na ikakabuti, ay gawin na natin ngayon habang malakas pa po tayo. Baka sabihin nyo, nilulungo kayo kayo mga kadyugan ha? Yan! Ibig sabihin, isa akong panganit sa word meaning na kumain ka ng maasin. Like kung minsan sinasabi lang, sisigan mo ito. Sisigan, kinuha mo. Ginawa ko lang kung halimbawa itong sangkal. Ang kakalakangan nga kanina, pinagdaginahin mo. Sa balat ng ito, matitikman sa kainang ito ni Aling Teresita at Mang Nestor sa syudad ng Viga. Anak, ang kanilang kainan laging dyan. Ito sa ilang taon. At sa ilang kanilang pagluluto, hango pa raw sa kanilang mga ninuno. Pantaman lang, no? Araw-araw, umaabot ng 20 kilos ang niluluto nilang tinakdakan. No, meron din na titira pa rin. At makapasunod ka akin. Maganda kung di lang ang tao. Hindi naman doon. Hindi naman nauubos, pero karamihan nauubos. Hanggang ngayon, hindi pa rin matiyak ang kasaysayan ng paborito natin ito. Kare-kare. May mga nagsasabi na mula raw ito sa India. Ano pa man yan? Sabi lang nating lahat, siguro masarap ito. Sa lang yung majuri. Kung may ka-partner na bago. Isa ito sa mga pagkain. Siya pa? Siya pa raw. Oo, may mundo, dali. Mag-stress ka daw at Sino ba? Aba, nag-inom na lang. Sa iba't ibang parte.
Tikman mo. Kaya masarap yan. Oo, oh, ah. Gaya. Matitikman ko po yung lodo nila kayo na masarap. Sulit ang lahat ng hirap. Masulit nga. Dahil kapag pinardlera ng bagoong ang karitang heaven, sino bang makakatanggil? Para makita. Pinaniniwalaan ng galing ang salitang kare-kare sa salitang maray na kari. Ang ibig sabihin, sarsa. Nailan din nagsasabi na nagmula ito sa salitang kari o curry ng mga tiga-India. Una raw itong dinala ng mga Malay. Malay ko dyan. Hanggang nakarating na rin ito ng Maynila. Kanaunan, hinaluan na ito ng mani at dinurog na bigas bilang pampalapot. Marami kasing mani at bigas sa Luzon. Dahil naman sa hilig ng mga Pilipino sa sausawang gawa sa mga pagkain mula sa pagkaman. Katulad ng alamang o bagoong, itinero ito sa versyon nila ng kari. Kanaunan, tinawag na nga kare-kare. Ay! Kalimutan ka. Kaya pala kapit ka lang kapit. Ito ang pagkain Pinoy for all seasons. Basta't may prutas na napapanahon. Sold na ang ating sinigang. Sampalo, kamyas, mangga, santon, pagkabas. Mas maasin, nagat. Mas masarap. Ang mga kapitbahay na isosya. May mga kilang sabaw. Nari ng maasim at maanghang na tom yum ng Thailand. Ang mga Hapon, meron namang mainit-init at masarap higuping ramen. Habang ang Korea, specialty ang kanilang ramyun, noodles na hinaluan ng kimchi. Tayong mga Pinoy, syempre may pantapat sa lahat ng yan. Sa ilalim niya ito ng lamesa? Nandun sa may lapas. Pero ang ilang residente pagsanhan sa Laguna, ang paborito nilang pampaasim ng kanilang sinigang. Hindi na naman magpapakakain mamaya. Minahan ako sa lola ko, tapos sa nanay ko. Tapos yun, natutunan ko na dahil maraming santong dito sa amin. Kailangan maasim yung santon para masarap. Hindi katulad ng ibang sinigang. Mas lamang puro lamang ang sahog ng sinigang sa santon. Ang mga ingredients ay santon, kamatis, babong, pinakuluan muna ang baboy. Mamaya naman yung iba. Hiniwa-hiwa ang laman ng santon. Inilagay sa kumukulong sabaw ang santon, kamatis, sinisip-sip. Sinisip-sip lang o, yung lasa o. Nung naluto ang mga gulay, mabilis kumain din lahan ng asin. Talagang kundi kang pang-mukbang. Ano? Bago pa man dumating ang mga Kastila, nagluluto na raw tayo ng sinigang. Maasim! Dahil paraan din daw ito noon ng ating mga ninuno para mapreserba ang pagkain. Ito, akin na. Ang ginagamit pa ng araw na sa aking agent. At yung talagang original is ang sambalo. Alam nyo bang ang sinigang? Paborito rin ng ating bansang bayani. Katunayan, sa nobelang Noli de Tangere, binanggit ni Dr. Jose Rizal ang sinigang na ayungin isang uri ng isdang taba na marami sa Laguna. Ano yan? Ang kababayan ni Rizal na si Gracia, mas pinapaasim pa
ang paboritong sinigang na ayungin ng ating national hero sa pamamagitan ng mayabas. Ngayon, Bas, ipakikita ko sa inyo kung paano lutuin ang isa sa mga paboritong ulam ni Dr. Jose Rizal. Ang sinigang na ayungin sa mayabas. Ang sinigang na ayungin sa mayabas. Ilugis, kiti. Hinugasan muna ang bigas at itinabi ang unang pinagbanlawan. Pero imbes na diretsyong kulo, nagdisa muna ng bawang, sibuyas, kamatis at kamyas. Sunod na din mo hanggang kamyas para kumatas ang asim at saka inilagay ang sugpo. Tinimplahan ng patis. Maya-maya pa, inihalo na ang pinagbanlawan ng bigas. Perfect, perfect mga ka-tuber. Hanggang naghalo-halo na ang linagyan. Isa pa, isa pa. Ito pang rubo. Sa bawit. Hindi malaki at hindi malaki. Okay, mga nyo, tapos na po ang boxing. Hanggang dito na lang po ang ating vlog ngayon. At lagi nating tandaan, ano mang pagsubok ang dumating sa ating buhay, ay kailangan nating harapin ng buong tapang at may pananalig sa Diyos. At Merry Christmas mo, mga kuper. Ingat po tayong lahat. Kumakain ka na ginagamit.